Guys, good day po sa inyong lahat. Ngayong araw na to guys, magkakabit ako ng cigarette lighter socket or charging socket dito sa ating owner type Jeep. So maraming purpose ang ating cigarette lighter socket. Unang-una, sa mga naninigarilyo, ayan, alam nyo naman kung anong purpose nitong cigarette lighter na to. Next thing naman, sa to, car charger, pero syempre, sa itsura pa lang niya, dito lang siya pwedeng isaksak sa charging socket din. Tapos ano pa yung ibang car accessories na kakailanganin natin ng charging socket na kagaya nito or cigarette lighter socket? Of course yung dashcam. So minsan hindi tayo makapag-install ng dashcam sa ating owner type Jeep kasi wala tayong gantong klase ng socket. So sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng gantong klase ng socket sa ating owner type Jeep. Guys, isa sa pinakamalaking factor kung bakit sa tagal na meron akong owner type Jeep, hindi ako makapaglagay ng cigarette lighter socket na to. Kasi kung papansin ninyo, ang laki ng diameter niya. Siguro kasi laki siya ng bagong 5 piso. Okay. Tapos, pure stainless ang dashboard. Itong aking owner type Jeep. So, napakahirap magbutas guys. Sa totoo lang, itong napakaliit na butas na nagawa ko nito, sobrang tagal ko pa yung binutas. Tapos, ilang beses pa ako nagpalit ng drill bit para lang mabutas yan. Ito nga, ito dapat yung magiging cigarette lighter socket ko yung butas na yan. Kaso, hindi na kinaya ng barena ko, hindi na kinaya ng mga drill bits. Tapos, bumili pa ako, talaga hindi kinaya. Tsaka, wala kasing barena or talim na makakagawa ng ganito kalaking butas. Kaya hindi ko pa rin niya makabitan. Ang pinakamalaking butas nga na nagawa ko, ito. Ayan. Sinlaki siguro yan ng 25. Ito lang ang kumasya. Yung switch. Halo switch lang. Pero itong cigarette lighter sa akin. Ayan, tignan nyo. Hindi siya kumakasya. So yan yung pinakamalaking obstacle guys kung bakit hindi tayo makapag-install ng gantong klase ng socket dito sa ating owner type Jeep dahil sa sobrang tigas ng ating mga dashboard. So hindi rin tayo makapag-install ng dashcam. Kaya gagawin natin guys, hindi ito ang ikakabit natin. So sorry kung umasa kayo na akala nyo ito ang ikakabit ko. Okay, so hindi yan ikakabit natin. Instead, ito. Ayan. Yung ganito guys na klase ng cigarette lighter socket. Charging socket, charging port na rin siya. Meron ito sa mga originally kinakabit ito pala sa mga motorcycle. So pwede rin naman natin itong gamitin. Nakadepende na lang yan kung paano natin i-mount. Kasi hindi naman lahat ng ganito is sa motorcycle lang exclusively pwedeng ikabit. Pwede rin natin itong gamitin sa ating owner type Jeep. So bubuksan natin siya para mas makita nyo kung anong itsura niya. Ayan. So ito yung itsura niya guys. Makikita nyo, meron tayong pwedeng pagkabitan yan. For example, dito, ayan, sakto may handlebar ako. Ang ganda. Diba? So pwede ko dyan ikabit. Pala, ang ganda. Saktong sakto. Sa handlebar ko na lang siya ikakabit. Tapos meron na siyang wire. Tapos meron naman kasama yung bracket eh. Saan na ba yun? Ayan o, diba? May kasama siyang bracket guys. So pwedeng-pwede na natin itong gamitin. Ito pa lang. Dito na natin siya ikabit. So sa lahat ng owner type Jeep, alam ko meron kayo nakakabit na ganyan. So ito na lang ang gamitin nyo guys, pwedeng-pwede yan. Since wala naman reason, but ewan ko bakit meron ganyan ng mga owner type Jeep, hawakan ng pasahero natin, pero hindi naman talaga nagagamit yan, nagiging sabitan lang ng payong yan. So gamitin na natin ngayon, lagyan natin ng charging socket. Hey guys, so nakamount na yung ating charger dito ngayon. Ayan, intact na intact yan guys. Saktong-sakto siya rito sa handlebar na to. Tapos, dalawa lang ang wire niyan. Isang positive at isang negative. Tapos, yung positive line, meron na rin yan pre-installed na fuse. So, yung fuse guys, protection na niya yan. So, pwede na natin itong
install directly guys sa battery natin kung gusto natin, para kahit nakapatay ang ating ignition switch or hindi natin ginagamit yung ating sasakyan, since meron naman yang, makikita nyo rito sa ibabaw, meron siya sariling switch, pwede nyo na itong idirekta sa ating battery. Isa sa negative terminal ng battery, yung black wire na yan. Then sa positive terminal naman ng battery is itong red wire. Pero kung gusto nyo guys na gagana lang to, kasi syempre kung hindi maayos ang parkingan nyo, wala tayong sariling parking, tapos yung sasakyan natin is pwedeng pakialaman ng mga bata, ayan, baka mapaglaruan, maiwan na nakabukas itong ating charging socket na to, pwedeng madrain yung ating baterya. Okay, so ituturo ko sa inyo ngayon guys kung saan natin pwedeng i-connecta itong dalawang wire na to. Guys, before proceeding sa pag-install ng charger natin, maganda tanggalin nyo muna yung connection dito sa ating negative terminal ng ating battery para maiwasan yung short circuit in case na magkamali kayo ng connection. Pero since gumagawa ako ng tutorial, kakailanganin ko na dumadalo yung kuryente sa ating sasakyan. So hindi ko siya tatanggalin, pero kayo guys, mas maganda tanggalin nyo pa rin siya. Guys, ito yung ating fuse box ng aking sasakyan. So, pero since meron ng fuse na naka-install dito sa wiring harness ng ating charger, hindi ko na siya directly sa fuse box ikakabit. Kakailanganin ko lang mahanap dito is yung accessory line. So, para mas makita nyo, tatanggalin ko muna ito. Itong aking fuse box from its original installation. Ayan, so natanggal na natin ating fuse box. Dito guys, kung makikita nyo rito sa side na to, dalawa lang ang wire. Itong red, yellow na to, tsaka isang red. Tapos doon sa kabila naman, maraming wire. Yan naman guys, yung papunta na sa mga accessories natin. Mga ilaw, busina, ignition. Okay, so itong dalawang wire na to, galing kasi ito mismo sa ating ignition switch. So kahit saan kayo mag-tap dyan, pwede naman guys. Since live power ito, direkta na to sa ating ignition switch. Tapos yung ignition switch natin, nakadirekta na sa battery. Dumaan lang sa main fuse. So kahit saan nyo itap itong red wire na to, pwede. Ayan. Kahit saan dyan. Tapos yung body ground naman. Itong isang to. Since body ground nga siya negative, any metal part ng ating sasakyan, pwede natin ikabit. For example, dito sa tornilyo na to. Since good source of body ground dyan, gagana yan. Kahit ipakita ko sa inyo, kabitan ko yan ng test light. Kabitan natin ng test light ang tornilyo na yan. Ayan. Tapos on ko lang yung aking ignition switch. Ayan, naka-on na yung aking ignition switch. Itong aking test light ngayon guys, isusundot ko dito sa aking fuse box. Pag umilaw yung aking test light, ayan, nakita nyo umilaw yung test light ko. Kasi yung dulo, positive line, tapos ito is negative naman, or yung body ground natin. So pwede nating ikabit itong black wire na to diyan sa body ground na yan. Kung gusto nyo naman guys na magkalapit, since dito yung fuse box natin, meron din naman siyang bracket dito. Body ground din yan, pwede nyo rin yung gamitin. As long as ma-make sure nyo lang guys na good source of body ground siya, wala mayiging problema. Medyo maliit yung aking clamp. Ayan, tas test din natin. Kaya makikita nyo, umilaw rin yung ating tester. Diba? So good source of body ground din. Itong mismong kinakapitan kanina ng ating fuse box. Ayan guys, so na-itap ko na yung red wire. Ito yung red wire na may fuse, na-itap ko na sa accessory line ng aking fuse box. Tapos yung ground wire naman, ayun, itong black wire na to, nakakabitan din siya sa body ground. So bago ko ibalik yung fuse box doon sa kanyang position, testing muna natin guys yung aking charger. Wait lang. Ayan, so turn on muna natin yung ating ignition switch.
Ayan. So, since naka-turn on na siya, may cover nga pala itong ating charger, guys. Kasi nga, since sa motorcycle to originally kinakabit, kailangan waterproof yung charger. Ayan. So, tanggalin muna natin yung mga cover sa cigarette lighter. Then, ito ngayon yung sa ating charging port. Ayan. Tapos, may switch yan. Turn on natin. Ayan. Umilaw na siya. Okay. So, meron na rin kagandahan nito, guys. Meron na rin pre-installed na voltmeter and ampere meter. Ayan. 5.1 amperes yung nakalagay dyan. Tapos, 11.9 volts. So, medyo mababa na yung charge ng aking battery. Pero ngayon, ang test natin ngayon, guys, is kung gumagana na ba yung ating charging. Ayan. Kukuha lang ako ng cable. Ito, saksak natin. Ayan. Then, try natin isaksak ngayon yung aking cellphone. Wait lang. Lagay ko lang sa stand pala itong aking cellphone. Ayan, so, naka-stand na yung aking cellphone. Ito na yung charger natin. Connect natin itong aking charger kung gagana na siya. Makakapag-charge na tayo ng cellphone. Ayan, guys. Nag-charge na siya. Successful yung ating installation. Tapos, dun din sa baba, tingnan natin kung gagana rin. Hinugot ko muna. Ayan, makikita nyo, hindi na siya nag-charge. Kita nyo ba dyan sa video? 43% na lang siya. Sa baba naman natin siya isaksak. Tingnan natin kung mag-charge din. Ayan, so nag-charge din siya. Okay. Tapos, since na-charge, na-test natin yung dalawang charging port, syempre kailangan matest din natin tong cigarette lighter para sa mga cigarette fanatic natin dyan. So, una natin gagamitin is itong charger muna na cigarette charger type. Gantong klase na socket. Para matest din natin, guys, pero syempre kailangan nating malaman kung pwede nating magamit ito kasi nga gusto natin mag-install ng dashcam. Okay, so kaso wala akong dashcam na available ngayon, naka-install kasi doon kay Lancer. Kung uhugutin ko pa, magbabaklas pa ako ng wiring. So ito na lang charger ang gagamitin ko. Tapos uhugutin ko ngayon itong ating charge dito sa USB. Dito ko siya i-charge. I-connect. Tingnan natin kung mag-charge. Baliktad ata yung connection ko. Ayan. Ayan, nag-charge din siya, guys. So gumagana rin siya. Okay. So good news yon, gumagana. Tapos ito nga palang package na to, itong nabili ko na to, may kasama na yan mismong cigarette lighter. So, te-testingin din natin, guys, kung gumagana itong cigarette lighter na to. Kukuha lang ako ng papel para matest natin kasi hindi ako naninigarilyo. Tanggalin muna natin to. Wait lang, kukuha lang ako ng papel, guys. Nakabalik na ako, guys. Ito na yung papel natin. Testing muna natin kung gumagana. Saksak natin itong ating cigarette lighter. Paano ba ito ginagamit? Alam ko dinidiin lang to eh. Didiin ko lang mga ilang seconds. Yun. Umuusok-usok pa siya. Isa pa nga. Di ko lang malaman, guys, kung paano ko malalaman na okay na yung charge yung ano. Hindi ako hawakan eh. Mainit to sigurado eh. Di kasi ako naninigarilyo kaya hindi ko alam kung paano malalaman na gumagana itong cigarette lighter na to. Pero sa akin kasi gumagana eh. Paano ba malalaman to? Napapansin ko sa kanya every time na isasaksak ko yung cigarette lighter, namamatay yung ilaw. I don't know kung ganun talaga. Pero nararamdaman ko umiinit yung body nitong ating cigarette lighter socket. Yan, so nabili ko to, guys, sa halagang 350 pesos. Tapos meron siyang 50 pesos na shipping fee. Okay, so ilalagay ko na lang din yung link
sa baba kung saan ko siya nabili. So, swerte ng supplier na to at meron kang pre-review. Sa susunod, bigyan mo naman ako ng free item para ma-review ko. Okay? So, maraming maraming salamat sa panonood, guys. So, I hope makapag-install kayo nito sa ating mga sasakyan, sa ating owner type jeep, guys. Maganda siya. Malaking bagay siya. Hindi ko na lang alam kung tatagal siya, pero I hope tumagal nga siya. Maraming maraming salamat po at kita-kita po tayo sa susunod kong tutorial.